Pag-usapan natin ang abot kamay. Kumusta? I mean, off and on cam. Ikwento mo sa akin. Tito Boy, sobrang saya po. Siguro po sa 13 years ko pong nasa showbiz, ito po yung pinaka-pinaka-masayang set ko po. Na, yung mga kasama ko po kasi sobrang, sobrang bait po talaga. And as in genuine po talaga, Tito Boy. Iba po yung love. Kumbaga family po eh. Pag pinapanood mo si Mina, si Pinky at iba pa, anong mga natututunan mo sa kanila? Sobrang dami po. As in, hindi lang po sa acting eh, pati po sa personal life ko po. Kasi lagi po ako nagtatanong sa kanila ng advices. Sa kanila po nila Miss Dina, Nanay Mina, Tita Pinky. And lahat po sila lagi pong may sagot sa akin. As in, gusto po nakikita ko po yung genuine po talagang gusto po nila akong mag-succeed sa buhay. Sa apat na boys, sino? Sabi ko, wait, tatanong mo kayo, kinakalala ko. Sa apat na boys, i-describe mo nga sa akin bawat isa. Jeff Moses. Jeff Moses is super dedicated po siya. Sobrang respectful and sobrang motivated niya po sa buhay. Alam niyo po, isa po siya sa... Kumbaga, minsan po kasi may time po ako na nabuburnout, ganyan. Pero yung mga kaibigan ko po, like yan, si Jeff po, tinitinan ko po yung work ethic niya and na-inspire po ako kasi sobrang sipag po talaga. Okay. Hindi naman nagpaparamdam. Mami, patawad. Si Mama, wala namang paramdam si Jeff. I mean, sobrang close niya po sa akin and sobrang bait po niya. Ako po... Ewan ko po. Wala na. I mean, basta close po kami. Okay, basta close. I'll... Si Mama. Mama is there. Okay. Mama, sobrang close lang po kami. Okay. Yun lang. Let's go to Michael Sager. Si Michael naman po super bait. Yan po yung pagdating po sa taping, makikita mo siya super bubbly po niya. Nakasmile po siya sa lahat, every taping day. Uh-huh. So, yun po. Paano yung smile niya sa'yo? Lagi po si Michael, pag nagsismile talaga siya sa taping, wala siyang mata. So nakaka-relate po ako. Ganito siya. Okay. Kuya Ken. Kuya Ken, excellent actor po talaga. Tito Boy, every scene po na magkasama kami, may natututunan po ako sa kanya. And sobrang close po talaga namin. Ever since po yan. Since ilang years ago po. And I love Kuya Ken. Okay. Rahil. Birya. Si Rahil, yan po yung lagi kong kabiruan talaga. As in, marami po kami inside jokes. Siya po yung, siya po, funny po talaga siya. Yan sila po ni Jeff, lagi po nagpapatawa din sa akin. And ang bait din po talaga. Isa pang nakakatuwa kasi, Jillian, pinanunood ka ng maraming mga kabataan. And hindi lingid sa kaalaman namin at ng maraming tao of how you work so hard. And right now, parang naabot mo na ang napakaraming pangarap. Bahay, sasakyan, lahat ng ito. Anong nais mong sabihin sa sarili mo? Sa totoo lang po, proud din po ako sa sarili ko kasi kahit minsan po, pagod na po talaga, burnout, ganyan, pinupush through ko po talaga kasi, well, hindi naman po para sa akin lang kasi gusto ko po talaga maka-inspire po sa madami. And especially din po sa youth, sa mga kaedad ko po. And gusto ko po talaga maging proud si Mama at Papa. I mean, they don't need naman po my help financially and all Tama. That. Oo. Pero po kasi para sa akin, parang iba po sa pakiramdam na may nagigive back po ako sa kanila. Actually, kahit ano pong bigay ko po sa kanila, parang hindi po matutumbasan lahat po ng ginawa nila for me.